Wala nang pahinga yan si Papa mo sa pagtatrabaho kahit linggo, eh, pait lang kahit oh, sabi mo, eh gabi nga sabi hindi na daw makapag hindi na makakilos pero ngayon trabaho ulit kaya nga yung pamilya ka dahil obligasyon mo sa pamilya mo hindi pwedeng yan sa ibang tao, obligasyon mo yan buhayin, hindi mo binuhay yan, huwag ka na manganak. Tama ba? Kasi obligasyon mo yan eh, kaya nga pinanganak mo yan dahil paalalim mo. Bigyan mo ng edukasyon, turuan mo ng tama. Eh, pa-order daw po. Pa-order kaming simento. Pera po. 35 bags. Tapos? 40 pieces na 10 mm. Tapos 10 pieces na 12 mm. Ano pa po? Ano nga nangapod ka itong sa host na kulay orange? Natong gurabag ang... Ay, ano to? Ano? Flexible? Oo. Flexible host? 10 meters. Complex. Junction box. Tendo. Good. Afternoon, sir. Good afternoon, ha? Yo. Ah, may iba pa. Tuna. Yan lang. Sir. Ay, ikaw ang iba pangarap ko dito, eh? Orago. Orago. Ano talaga, kuya, ang tunay mong pangarap? Roy. Ah, Roy. 7,518. Ah, sige, ikaw na. Ayaw. May vlog. Ay, may video. Maray na aga po sa inyo, boss. Nag-TikTok sa... Nag-TikTok ka? Eh, ano mo daw kasi rete, eh, vlog mo ko sa ano? Anong TikTok account mo? Yung mga ako sa mga. Okay, sa mga TikTokers dyan, oh, papalaw na lang si Ann Infante sa kanyang TikTok. And bumili tayo ng materials ni Kuya Alex dun sa gagawin niyang bahay. Baka bukas o mamaya, i-deliver pa yun. Sukat. Ayan, nagbubuo si Kuya Felix at si Alex. Magtatay, tumutulong na naman sa bahay. Wow! Bukang kukulangin na yung other blocks na. Tama. Sige, matama pa yan. Yung kulang nilang natin dito sa kusina. Oo. Septic tank, hindi na tayo gagamit ng Alblox na. Hindi na. Alex, di mo nagpasok, Lex? Nag-absent yan eh. Ayun, nag-absent si Alex dahil. Hindi na kasi ako nakagalaw kahapon eh. Kagalaw niya. Bakit? Alam niya na eh. Ang bugsarado niya pa. Kaya nakalata siya. Asim mo, Papa. Kaya nag-absent muna. Baka mapukang ka ngayon. Paano nangyay kami? Dayan. Yung naisip ng anak ko, naisip pa niya mag-absent muna ako. Kawawa sa akin, okay? Kawawa naman niya ako. Papa. Maganda sa bata, iniisip din yung magulang. Hindi po, sarili lang, no? Eskwela. Ano talaga yan? Ano talaga yung araw? Ah, masipag lang mag-aral yan talaga. Oh, tapos nag-absent ka, Lex. Maninibago yung teacher mo na. Ngayon lang yun daw. Ang awa sa akin, nakikita kong hindi na gumagay ang kahapon. Hindi na kong nagagalaw. Oh, ba't dapat pahinga ka muna? Ang kala-kala. Gusto ko may katulong lang dito para diri-diritso. Mabilis na. Pero para hindi may ratos na pa, kaya nabot. Ipasin ko ako ngayon para may katulong po siya para hindi ko sa harapan at kung nga pa para mabilis kung matapos yung bakit ngayon po pala. Tapos na. Ano ba buhos ng pamilya? Buhos ng sabiga. Dapat nga galing ko siya. Pupukman mo na mamaya yan ha. Buhos ko mamaya. Kaya ano ko sabi. Ito mo magsaglit lang ako. Tapos lang ini. Pagkabuhos. Maka nga kita kayang. Paano kita ano? Purma na ako. Bibilang nga. Purpo. Ang scaffolding. Kaya para man. Please lang paglagay nito ano? Scaffolding? Oo. Please lang nga. Pusan lagyan na yung lalatag. Madalis lang. Isang araw lang latag.
Yung isa si Erne. Erne talaga si Boy Scout yun eh. Boy Scout. Mga Sabado yata, makatutulong sa akin. Ayoko sa pabalo, wala akong pera eh. Kulit. Sayang, ma-experience niya kung ano yung dapat niya ma-experience sa kabataan. Sikwan daw kasi magsusundalo. Si Arne. Arne. Mabuti para magkakunta sila kaya ibang komisip yung deparyas. Ito si Alex. Anong pulis yan? Pulis. Gusto magpulis? Sa mga ninong yan, pulis eh. Kasi mahalaga po yung pag-aaral kasi dapat para magtapos po tayo para balang araw po. Meron po tayo ng trabaho na marangal po. At para po makatulong po balang araw sa magulang para hindi maghirap. Tapusin mo talaga yung pag-aaral. Yan yung aahon sa inyo. Oo nga po. Sipag yan. Sipag yan si Alex. Sabi sa pag-aaral niya. Simula sa karagalan pang absent. Masagot lang ang loob niya pag na-absent. Hindi naman masama yung loob mo na nag-absent ka? Hindi po kasi masaya nga po kasi nakatulong po ako sa magulang ko eh. Kasi yung ibang mag-aaral nga po eh, patuloy yung absent, hindi na nag-aaral, nagtigil na. Pero ako, tutulungan ko yung magulang ko sa pag-aaral. Kasi meron pa naman bukas eh, pwede mo na mag-aaral din bukas. Hindi na po masama mag-absent. Kasi at least nakatulong ka sa magulang mo kahit papano. Ang ganda ng mindset ng magtatay na to. Sana maging inspirasyon ngayon sa mga iba nating anong viewers yung nakakita ng mga video nyo yan, sa mga diskerte nyo sa buhay, pananaw nyo sa buhay. Sabi ko sa kanila, sabi ko, pag tinutulungan ka, kaya naman magsika, parang hindi naman tayo. Mas lalo magpaksigyan ako. Kaya naman sa tumutulong. Tayo na tinutulungan, hihintay lang tayo mabukang. Ito na. Yung ganyan, parang matutunan yung mga nakikinanunod sa atin. Ito na niya, kung tinulungan ka, tulungan mo rin yung sarili mo para makaangat ka. Hindi yung tutulong ka, tutulungan ka na, ikaw pa yung galit. Dapat masaya ka na. Para yung nanonood sa atin, natutunan yung daan. Tinulungan ka na, ipapabarangay ka pa. Pabila mo na. Ayan, yung battle mo na, no? Yung battle pa, direct na ito. Pagkatapos itong mamusan, licks itong beam, ilang araw nyo bago patitigasin, tapos... Iyan, beam. O, diretso yan. Ha? Diretso yan. Pag nabuhusan na yan, diretso yan, tanggal, diretso tanggal yan, mga formang yan, tapos sabay forma na tayo ko. Diretso yan. Kala ko patitigasin ng mga ilang araw, tapos saka mag... Ito, pag nabuhusan yung bukas, tanggalin. Pagkatanggalin, dito ka naman. Pabuhusan mo dito, patigas naman, tanggalin. Tapos itong ibabaw, hindi tatanggalin yung iba, yung railing niya, yung railing. Ito nang siding. Ay, ibig mong sabihin. Ay, itong pati. Kunting tiis lang. Sabi nga, kunting tiis lang. Dapat may ano ko dito? Kapal. Di sabi daw, pampatigas na ng katawan niya. Pampatigas. Baka tumigas ka na ng tuluyan yan. Hindi, ganyan daw yan. Basta sanay na sa construction. Iinit, wala yan. Ano tingin ko, hindi ko kayang, ewan ko lang, kasi wala naman lang sa sitwasyon mo. Pero sa tingin ko, parang hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo. Sa totoo lang talaga, mahirap talaga, mahirap talaga. Yung araw-araw, trabaho mo sa construction tapos wala kang pahinga, napakahirap niyan. Mahirap talaga sa totoo yan. Tinitis ko lang dahil sa hirap ng buhay ng tao. Mahirap lang, mahirap lang kasi kami. Kasi sino naman magtitis ng init niyan? Eh kung may kaya ko, hindi na ako magtitis dito. Magpapahangin-hangin ako dyan sa... Pero, kaya sabi ko eh, kaya maghinguwa. Kaya sabi ko sa mga nanonood, maghinguwa. Para hindi na maranasan lahat ng hirap. Iba talaga yung tao mo yung pangarap, no? Oo. Pag hindi ka naghinguwa, wala. Ganyo, inutil, force lang, like, inutil pati ang mga anak mo dahil hindi ko pinag-aral. Oo, ganito rin yung trabaho sa akin yan. Kaya kawawa naman. Kung naging pulis yan.
Ano anong year mo na, Alex? 11 po. 11? Kung senior high school, gano'n pa lang. Eh? Ilan mo na yung... Ilan kaya na yung ano mo? Ay, grade 11, senior high na pala na. Senior high na po. Ha? Grade 12 po. Grade 12 po. Pag pulis na kayo, huwag nyo lang gagawin yung mga... Grabe. Pumulong kayo. No? Pag naging pulis kayo. Sana huwag kayong ma-influensya ng mga bad influence na pulis, no? Baka maibalik yung tiwala ng ano, taong bayan sa mga pulis. Otoridad, kinakatakutan na. Imbis sila yung ano, dapat kakampi ng taong bayan, pero sila pa yung kinakatakutan eh. Tumuturo sa tao, kaya sabi ko, magupo sila mga abusadong tao na hindi dapat karapat-dapat. Yung hulihin nila. Huwag nilang barilin pa. Tao rin yan. Six years. May dalawang, may sandalo ko na pulis. Sa hirap ito nga, ito yung sinasacrifice ko to. Bubunga yan. Lahat ng ano, sacrifice, may ano yan, may ginawa yan. Bubunga na maganda yan. Hindi ako nagbibisyo. Hindi ako nagbibisyo talaga ng ito. Kahit sa una-una pa lang na bilag mo ko talaga hindi talaga nagbibisyo. Dati, nagbibisyo din lang eh. Wala. Ano? Gastos lang? Sigarilyo? Ayaw kong gayahin nila ako. Ayaw kong gayahin ako para inom ako. Kasi wala kong ganyan. At pinagsabihan nila ako, ikaw rin nga pa, nag-iinom eh. Wala kang rason. Kaya? Sabi. Kaya naisip ko sa anak ko, ayaw kong sigarilyo, hindi ako sigarilyo. O, pag nakita nila ako wala akong bisyo, kagayahin nila ako. Ay, papag namin yun, walang bisyo. Diba? Kuya, harap lak. Ayaw, sigarilyo, wala na. Kasi may health yan. Mamatay tayo sa sigarilyo niyan. Pwede wala ka ng kaibigan yan. Sabi ng kaibigan ko. Pwede wala ka ng kaibigan yan. Like, bakit? Wala ka ng kaibigan kasi wala na kami. Gusto niyo pa ako idami sa kalukuhan niyo. Wala na rin sila. Wala ka ng kaibigan eh. Kasi hindi ka nagbibisyo eh. Bakit masukat ba sa pagbibisyo yung pagiging magkaibigan? Ang bisyo, pag sinabayan mong ibisyo sa ngayon na panahon at walang-walang ngayon, ay, mahirap. Biro yan. Hindi yan sa pag, ano, hindi yan sa pag, totoo talaga yan. Yan dapat ang gayahin nilang bisyo. Ang bisyo, wala yan, nakakagawa ka pa ng masama niya. Ayan. Lahat ng bagay ang bisyo. Ang bisyo nandyan. Pero huwag mong abusuhin. Pwede lang magbisyo kunti, kung patikinti lang, kunti lang, pero kung magbisyo, pag inabuso mo yan, wala. Ta walang wala ka na, bisyo ka pa, wala nang pambakal dilim bigas. Ayun ko, wala ko, may okasyon niya doon ka pa rin, kaya kumagaan mo ka pa rin, kasi hindi nga talaga umiinom eh. Sabi sa akin, kumpare ko, ba't hindi nga umiinom si Kasi, may napakisama, hindi, namasay pakisama, talagang tutok ako sa mga pamilya ko. Totoo yan. Yung pakinggan mo, leksyon yung sinasabi ni Papa mo ha. Talagang... Totoo yan. Walang... Marami rito ko yan. Witness dito sa atin. Wala nang pahinga yan si Papa mo sa pagtatrabaho. Kahit linggo. Ayun, fight lang kahit... Oh, sabi mo... Kaya gabi nga. Sabi, hindi na daw makapag... Hindi na makakilos. Pero ngayon, trabaho ulit. Oh, yeah. Suklaan niyo yung sakripisyo ng ano... Ni Papa niyo. Pinitis ko lang ang kaya, kala mo. Kala mo okay lang, no? Kala mo, walang nakakamdaman, no? Pinitis ko lang talaga. Totoo talaga. Pero kung pwede nga lang sumuko, susuko na, no? Totoo talaga, Roy. Yun ang iniisip ko sa buhay ko. Talaga wala, hindi pwede. Nakakahi umingi na pagka sa kabila. Kaya malakas pa tayo. Damn. Kaya nga ng pamilya ka, dahil obligasyon mo sa pamilya mo. Hindi pwedeng yan sa pag-ibang tao. Ang daga isang tao, ang daga isang anak, obligasyon mo yan buhayin. Ganyan ang buhay ka tao. Pag hindi mo binuhay yan, huwag ka na manganak. Tama. Diba? Kasi obligasyon mo yan eh. Kaya nga pinanganak mo yan dahil paaralin mo. Hindi yan mo ng edukasyon.
puro ano ang tama. Mahirap ang maging mahirap. Gusto mo kumain ng masarap, hindi mo magawa. May makita kang gusto mong bilhin, hindi mo mabili. Sabi ko nung bata pa ako, lagi kami nagugutom. Kapag kabata ko pa lang, talagang gutom talaga ang tuya. Tingin lang kami sa mga tiyuhin ko ng mga pagkain. Ikaw, pag laki ko, susumpa kung hindi ako magtatamad. Tuya. Parang true story. Tuya, kaya rin, hindi mo nalata. Hindi mo nalata pag araw, kahit linggo. Talagang gusto ko po. Pero pupunta ako doon sa ano, sa may hinulid para magsimbi. Kahit hindi ako sumisimba. Importante pa rin kasi yung ano eh. Sabay, kahit hindi ka pumunta sa simbahan, manalangin ka lang ng time-time. Mapapaluha pa ka. Pakikinggan ka ng Diyos eh. Joseph, dinaan ang buro. Hindi biro. Walang-wala kami, kaya nga. Tatlo lang kami hindi nakapag-aral. Isa lang yung nakapag-aral ng kapatid ko. Yun lang pinaaral namin. Sabi ko, ate, mag-aaral ka, kahit kami nalang mag-aaral sa'yo. Para pag namatay yung nanay natin, meron tayong ibibigay ng kabaong. Mm. Diba? Hmm. Tama naman yung naisip ko. O yung namatay yung nanay ko, hindi safe siya. May panlubong kami kagad. Hindi kami magsusolicitation. Hindi na asa sa abuloy na. Alex, masaya mo sa bahay mo? Bahay niyo? Yan na po, isa na. Malapit na rin po matapos, basta tulong-tulong lang po. At yun nga po, magiging matiyo po itong bahay namin at kahit anong bagyo, hindi na po basta magigiba kasi konkretong-konkreto po talaga. At si Papa yung gumawa, kaya naman po is matibay po talaga yung paggawa ng bahay na to. Kaya na po, maraming salamat po sa pag, sa nag-ano po ng ano, nag-sponsor po pala ng bahay namin. So maraming salamat po. Tapos si Ma'am, ano? Sino yun, may ari ng lupa? Ay, si Ma'am Aluha. Ma'am Aluha. So maraming salamat po pala. Aluha. Ma'am Aluha po. So thank you very much po sa pagbigay niyo po pala ng lupa to. Sa, at dito rin po sa, ano, pag... Yan, kay Ma'am Gigi. Kay Ma'am Gigi po. So maraming salamat po sa paggawa po ng bahay po. So maraming salamat po and thank you very much po pala. And God bless you po. Sana po marami po kayo matulungan sa gaya namin po na yun po. Parang bahay. So, thank you very much po talaga. Salamat po sa bahay namin. Hey, Ma'am Gigi. Hey. Salamat po. Ma'am Gigi. Hindi na po kami magtatapal. Bakit dati ba, trapal lang yung ano niya? Bahay? Kasi po, yung anong bahay po kasi namin dati is ano po, yung bubong lang po is nipa po talaga. Kaya po, madaling masira ng bagyo at madaling tangayin po ng hangin kasi malakas po yung bagyo talaga nung... Oo. Nung ano po talaga is walang wala po lang kami noon, wala nga po kami nung kuryente. Yung ang ano namin is ano, yung gas lang po at saka yung sinisindihan lang po na ano, kasi yan po kasira po yung ano. Kaya nga po, yun, kaya naranasan namin yung hirap ng buhay sa mundong to, kaya basta sipag lang at tsaga lang po talaga is maabot mo rin yung pangarap sa buhay. Thank you.